And guys, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa ating channel. So for today's video, meron tayong pag-uusapan at I'm sure na nakita niyo na sa ating title, sa title ng ating video. So ito ang Mount Napulawan. So sino na sa inyo ang nakapunta sa Mount Napulawan, guys? I'm very proud to say na nakapunta na ako. That was way back 2000. So maraming taon na rin ang nakalipas. But still, gusto kong ulitin ang pag-akyat dun. Kaya lang, sa kasamang palad, hindi tayo basta-basta umakyat na walang kasama doon. Walang guide. So, and guys, pag-usapan natin ang Mount Napulawan kasi I'm sure na marami na sa inyo ang nakapunta doon, pero mas marami sa inyo ang hindi pa nakapasyal doon. And minsan, nakakalungkot na mas inuuna natin na puntahan ang ibang lugar kaysa yung sariling tanawin natin. So, ayun, pag-usapan natin guys, meron akong ipapakita ang mga pictures. Hindi pa sa akin ang mga pictures na to kasi unfortunately yung mga pictures na nakuha namin noon, na-capture namin noon is nagkalat na. Nakuha na ng ibang mga kasamahan namin. So, kumuha ako ng ilang pictures mula sa page ng Mount Napulawan para ipakita sa inyo. So, ayun guys, panoorin pa natin. Sa isang bayan ng Ifugao, ang bayan ng Hungduan, ay makikita dito ang isang makasaysayang bundok na kung tawagin ay Mount Napulawan. Sa taas na 2,642 metro sa ibabaw ng antas ng dagat, ang Mount Napulawan ang pinakamataas sa bundok sa munisipyo ng Hungduan at ang pangalawang pinakamataas sa lalawigan ng Ifugao. Ang bundok na ito ay nag-aalok ng isang kawili-wiling hamon sa mga trekkers at mountain climbers para sa masaganang flora at fauna at ang panoramic view mula sa itaas ng bundok. Ayon sa kasaysayan, ang Mount Napulawan ay ang huling kanlungan ng Japanese Imperial Army na pinangungunahan ng Tiger ng Malaya, si General Tomoyuki Yamashita. Ayon sa kwenta ng aking yumaong lolo, dito sa Mount Napulawan, inaresto si General Yamashita bago binaba sa bayan ng Kiangan kung saan siya sumurender. Correct me if I'm wrong. Ang pag-akyat sa bundok ng Mount Napulawan ay umaabot sa 8 to 9 na oras mula sa Barangay Hapaw o 5 to 6 na oras mula sa Barangay Poblasyon. Malayo man ang 8 oras na akyatan ay sulit naman ito. Dahil sa umpisa pa lang ng pag-akyat mo ay marami ka na makikitang kakaiba. Ayun nga guys, nakita natin ang ilang mga pictures ng Mount Napulawan and talaga namang nakakamangha ang mga tanawin. So, gusto ko lang mag-share ng experience ko nung pumunta kami doon.
That was 2000 nung pumunta kami doon. Marami kami isang ano, parang mahigit 10 kami na pumunta doon. And then meron pa kaming nakasunod na batch ng mga foreigners. So nung araw na pumunta kami, nag-start kami mga 11 a.m. dito sa baba. I think that's barangay poblasyon. And then dumating kami doon or nakarating kami doon sa tuktok ng bundok past 5 na ng hapon. So nakuha namin yon ng mga 6 hours. And ang maganda dito guys is sa daan pa lang ay makikita mo na yung itsura ng forest, talagang virgin forest siya. Yung na-preserve yung na-preserve lahat yung mga ano punong kahoy doon. And then yung nakakatuwa doon, yung mga inaapakan mo na lumot na dahil sa kapal noon na nakapatong-patong ay yung mga dahon ng punong kahoy na nahuhulog, nakapatong-patong yan. So, parang naging ano siya, naging kutsyon siya, parang tumatalbog-talbog kapag ano, inapakan mo yan. So, ayun ang nakakatuwa doon. Isa pa, dito sa malapit na sa pinakatuktok ng bundok, makikita mo doon yung Mirror Hill. Tinawag ko siyang Mirror Hill. Actually, hindi ito yung tawag nila doon kasi hindi ko alam kung anong tawag nila doon pero parang terminology ko lang yon. Kaya ko siya tinawag na Mirror Hill kasi nung umaga na yon, kinabukasan nang pumunta kami, umagang-umaga, may mga sumunod sa amin na mga Amerikano. Tapos nung parating na sila, ang pakakita namin sa kanila is, yung isa doon is parang higante na ang laking babae. Tapos mayroon siyang hawak na mineral bottle. Tapos pati yun, lumaki na din. Pero nung nandun na, dumating na dun sa ano, pinakatuktok ng bundok, dun na sa amin, baka na maliit palang babae, yung parang kasing liit ko lang. So sabi namin, may ganun pala. So ang akala ko, ako lang yung nakapansin. Yun pala, lahat kami napansin namin yon. Kaya yung sinasabi nila na may parating daw na higante, nung dumating naman, napakaliit. Hindi man napakaliit. Maliit na babae, na kasing liit ko din. Yun ang napansin namin doon. And then isa pa, yung mga punong kahoy doon, naging bonsai na sila, as in maliliit na sila. So, wala kang makita doon na matatangkad na kahoy dito sa pinakatuktok na ng bundok. And then, ang nakakamangha doon is, di ba kasi laging umaambon doon? Laging maulan. Nung gabi na yon na gumagawa kami ng apoy, pagkaputol pa lang nila doon sa kahoy, tapos nilagay doon sa apoy, as in naglalagablab na. Eh kung dito sa babayan, hindi naman ganun. Kailangan matuyo pa yung mga kahoy bago magkaapoy. Doon is, ganun talaga. Pagkaputol mo, tapos pwede mo na siyang ipanggatong. Yun ang nakakamangha doon. Nung umaga din yon, napansin namin na kapag nag-iingay kami, kasi nga nag-view na kami doon sa paligid, kapag nag-iingay kami, bumababa yung mga ulap. Yung parang may naiistorbo doon. So, ayun, yun ang napansin namin. Bumababa yung mga ulap, tapos ayun, medyo umaambon-ambon na siya. So, ayun yung mga iba sa mga napansin namin doon. And then, yun nga, hindi kami nakapunta doon sa sinasabi nila na campsite ni Yamashita kasi wala kaming tour guide nung pumunta kami. So, ina-advise ko na even case gusto niyong pumunta doon, pag nag-open na, mas maganda na meron kayong guides na taga-Hungduan talaga or yung taga dito sa Hapaw. Kasi at least alam nila kung ano talaga yung mga sites doon sa taas. Kasi nung pumunta kami, hindi namin alam. So, hanggang doon lang talaga kami sa tuktok ng bundok. And then, sinasabi nila, may kwento na bawal daw gumamit ng sabon doon sa may tubig doon, or doon sa may spring kasi yung ano doon, yung supply ng tubig doon napakaliit talaga. And yun ang ina-advise nila na bawal daw gumamit ng sabon kasi nawawala daw siya. I don't know how true it is pero yan yung mga kwento bago kami pumunta doon. So, ayun guys, na-share ko ng konti yung ano, yung experience namin nung pumunta kami doon. And actually, gusto ko pang ulitin eh. Siguro pag tapos na itong pandemya, pag okay na lahat, pwede na ulit umakyat sa Mount Napulawan. So, ayun guys. Kung gusto nyo pumunta or gusto nyo mamasyal doon, siguro antayin na lang natin na matapos itong pandemya. And then, before kayo pumunta doon, pwede kayo mag-inquire dito sa LG Hungduan. Meron din silang page, yung Mount Napulawan. Mag-inquire kayo kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga dapat dalhin doon sa taas. So,
Ayun guys, maraming salamat po sa panonood sa ating video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button. Pakiring na rin yung bell para notified kayo sa lahat ng videos na i-upload natin. Magandang araw po sa inyo lahat and stay safe!